You know, guys, familiar na ba kayo sa tinatawag na die crack error? Yan, meron po tayong dalawang piraso dito na year 2019 na 5 piso nonagon shape die crack error ito, guys. No, kung hindi ka pa familiar dito, guys, para sa inyo ang video na ito, kaya tapusin nyo po. Okay, guys, ngayon unahin natin dito, bibihira natin ginagawa ito. Nandito tayo ngayon sa isang online platform. Ayan, makikita nyo naman po, di ba? May nakita kasi ako at nagulat ako sa pricing nitong error coin na 5 piso BSP series coin year 2001. Ang presyo, guys, 5,000 pesos. Tingnan nyo naman, ang ganda ng kanyang presyo. Alilinawin lang natin, hindi po value yan, ha. Presyo lang po yan, selling price po yan, kasi noon nagkamali tayo dyan, nung bago pa lang tayo sa paggawa ng mga content sa mga coins, no? Selling price po dito sa 5 piso na ito ay yun nga, 5,000. At yan, no? Napansin ko lang yung error nito, yung sa kanyang mga lettering, di ba? Parang nagdikit-dikit siya, eh. Kasi itong mga 2001 ay thick script of legend ito, at para may guhit doon, yan yung sinasabi ko, no? Die crack error din itong binibenta na ito, eh. Ayan siya, yan yung mga picture. At yun, may mga bilog, yung mga kung saan mayroong error. Yan sa mga letters niya, P, yung sa A, no? Meron din akong hawak na gantong error, no? Nga lang itong 5 piso niya ay ayan, no? Yung may arrow, may linya. Ayan, ang tawag po dyan ay die crack error. Ayan, so mamaya makikita niyo yung ating NGC. Ganyan yung error niya, eh. Dalawang piraso yun. So ito pinakita ko lang sa inyo para i-share sa inyo, no, para mayroon tayong idea kung tayo po ay makakahawak ng ganyan mga error, guys. 5,000, nagulat ako, guys, nung makita ko, eh. So sobrang gulat ko, muntik na akong mahimatay kanina, no. Ayan. So 5,000, eh. So sa tingin niyo may bibili ba? So, masasabi ko lang ganyan, guys, no, kung kayo po ay mag-listing, karapatan nyo yan. At siyempre, respeto natin yan. Yun yung gustong presyo ng collector, eh. Sa ganun price niya gusto nyo ibenta yan, no? At respeto natin yan. So, pakiramdaman nyo kung mayroon bang bibili. So, ito yung ating 5 piso. Ito naman yung aking hawak. Nakita nyo yung linya na yan. Yung may arrow na yan. May linya siya. 5 piso, no, nagon, 2019. Maganda pa tong coins natin. EU ang kondisyon yan para sa akin, ayan, no? Close up natin yung linya na yan, yan na umabot doon sa may rim niya. Hindi po yan na man-made, guys. Hindi po ako gumagawa ng ganun. At hindi, pag alam kong man-made, dinidispatch ako na yan, guys. Huwag kayong gagawa ng ganun. At pag ang tumingin ni marunong, kasi mayroong mga namumulikta na sinasadya yung mga error, at kunwari ililisting sa mga page, ano, alam po nila, kaya huwag nyo lang gawin yan. So, pinasabi ko lang yan doon sa mga gumagawa ng gano'n. At ito naman yung isa, oh. Ganun din, halos pareho sila ng die crack error niya. Ito nga lang ay nasa reverse naman. Yung isa kasi nasa reverse niya. Ayan, no. Yung linya na yan. Natural yan, guys. At syempre, kinilatis ko na kaya tulad nga ng aking sinabi. Yan lang yung error dito sa aking NGC, no, nagon. Yung pinakita natin kanina sa yung binibenta, eh, no? 5,000. Pwede yan, guys, sa eBay. Pwede rin po kayo mag-listing ng ganun. Kahit 5,000, pwede nyo rin po presyoan ng ganun. Ha? At meron din po akong tutorial kung paano mag-listing, lalong-lalo na yung sa mga hindi pa po nakakapanood. Hanapin nyo lang sa aking mga content, at meron po tayong content kung paano mag-listing or magbenta ng mga coins sa eBay na yan. At pwede rin kayo mag-listing sa aking page, Calimay Online Facebook page, at baka mayroong magkagusto sa inyong mga barya. At paalala ko lang din, kung kayo po ay magli-listing doon, dapat maganda po ang kondisyon, kasi ang katotohanan, ang gusto ng mga nagkukulik ay maganda po ang kondisyon. Ganun po yan, guys, kaya huwag po tayong madi-discourage kung ang barya natin ay hindi mapapansin, kasi ganun naman talaga yan. At kapag matagal na kayo nagkukulik ng mga error, maiintindihan nyo yan kung bakit. Kahit kayo man din sa inyong sarili, pag nagkulik kayo, gusto nyo
kung error man yan or common man yan, siyempre dapat maganda kondisyon kasi iko-collection nyo yan eh, dibangan nyo yan eh, di ba? Ngayon naman, nandito tayo ngayon sa may yung ating paborito, yung ating kung saan member din tayo sa n.nemista.com para i-update na rin yung ano na yan, no? Yung 5 piso. Noon na gawin, dalawang years yan guys, meron 2019 and 2020. Ayan. Noon na gawin, ibig sabihin yung kanto, no, kanto-kanto siya. Siya mang kanto kasi noon na gawin nga, no? Ayan, 2019 and 2020. Guys, 100% uncirculated lamang ang meron pang value rito kasi bago lang itong noon na gawin na to, kaya halos magaganda pa ito eh. Meron kang makikita nito yung mga circulated na siya pero hindi pa ganun ka gamit na gamit, kaya yung ating mga hawak dyan eh, at least AU and uncirculated condition. Hindi ko lang din masabi kung may brilliant circulated ba itong mga nonago na ito eh, diba? Kaya comment kayo kung baka meron kayong mga uncirculated, I mean brilliant uncirculated na mga nonago yan. At sa nonago na ito guys, wala pa akong year 2020. Napansinin niya 0.8% ng baba niyan. Ayun ang rare sa nonagon, yung year 2020 niya. Kaya maging aware kayo dyan, ha. Pag yung value wala yan, pag nakakita kayo ng nonagon, check nyo agad yung year. Baka mamaya malampasan ninyo yung year 2020 niya. Laki pagsisisi nyo, diba? So sayang yan, kaya sinasabihan ko na kayo. Kaya guys, nakapag-update na tayo na nga ano, error coin na diecrack error. At least alam niyo na ibig sabihin pag ganyan, no, diecrack error yan at yung presyo na nakita natin doon na binibenta. So sa tingin niyo ba mabibili? Eh guys, kung magbibenta kayo, pakiramdaman ninyo, mag-obserba kayo sa mga pricing kung sa tingin ninyo mabibili ang inyong coin sa ganung mga presyo. So ayan guys, ano, sana nakapagbigay ulit tayo ng update ngayon. Ito hapon na, no, pangalawang content natin ito ngayon. Huwag kalilimutan mag-subscribe yung mga bago at paki-on ang notification bell na sa ganun updated kayo pag gumagawa tayo at makapag-upload ng bagong content ito sa ating mga BSB series coins. At sya nga pala guys, idadagdag ko lang ano, meron kasi nagtatanong kung ilan daw piraso halimbawa pag sinabing gantong 0.8% or 100%, ilang piraso ba yung pagkakagawa niyan. Sa kasalukuyan guys, wala akong datos niyan eh, pero itingnan natin kung meron tayo makukuha ng ano, may pagkukunan tayo ng data kung ilang piraso pag sinabing ganyan, yung mga 100% na yan, 1%, kasi siyempre nakakaalam lang niyan yun sa BSP, pero tingnan natin baka meron silang nilabas na gano'n. So ayan guys, ang kabuuan natin content. Maraming salamat, no? God bless you all, out na po tayo.